Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan. Kapatid na Erning, kamusta na po kayo dyan? Oh, kumusta mga kapatid at kapatid na Jorier? Tayo ay sa tulong at awa ng Panginoon Diyos ay naririto pa rin, kapatid na Jorier, at nakahandang maglingkod sa Diyos magitan ng ating paghahayag ng kanyang mga salita sa ating kapwa-tao. Nako, dapat yan ang maging dapat na damdamin na ng maraming tao ngayon, lalo na yung nagnanais na sumalubong sa ating Panginoong Yahusha sa araw ng unang pagkabuhay o rapture. Sapagkat ang mga bagay na nagaganap sa ating paligid, kapatid Erning, ay isang malinaw na palatandaan na napakalapit na natin sa pagsalubong na yan. Sabi nga eh, mukhang nagsisimula na yung pagkakaroon ng 7 taong tribulasyon eh. Di ba? Sisimula na. At yung paglalagay, sabi ng Biblia, na maglalagay ng si Satanas ng mamumuno sa tao para lupigin niyang bayan ng Diyos, yung Israel eh. Nagsisimula na rin eh. Di ba? Nagsisigawan na mga, ang marami ng sigaw na globalism. Nako, ayan na. O di ba? Yan na yung sinasabi ng maraming mga tao. Eh. Kaya, ang mga kaganapan na yan, sabi nga, kung tayo po, kapatid na Erning, yung nga sinasabi natin sa ating mga tagapinig, kapakinig, kung kayo po ay observative, no? Yung mga bagay na nagaganap sa ating paligid, palatandaan yan. Na mangyayari yung sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ng Panginoong Yahusha na mangyayari. Totoo yun. At dahil dyan, mahalagang ating paksain sapagkat na pag-aralan naman na natin sa nakaraan na ating mga pag-aaral na mahalaga ng tao ay maging tagasunod ng ating Panginoong Yahusha sapagkat yun ang mga tao na magtatanggap nung ipinangako ng ating Panginoong Yahusha. Tama po. Kaya nga doon sa Kapitulo 14 ng Juan, kapatid na Jeriel, umakyat siya sa langit upang ipaghanda ng dako na kalalagyan ang mga lingkod niya, yung mga tagasunod niya. At kapag ka naihanda na yon, saka siya babalik upang kunin ang mga taong yon at isasama niya doon sa kung saan siya naroon ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kapatid na Jeriel, ay mananalangin po muna tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, buong pitagan po kami na minsan pa nasa iyo ay tumatawag. Nag-aalay ng masaganang pasasalamat, dakilang Ama, sapagkat ang aming pong buhay ay pinananatili mo, Ama. Ang aming mga pananampalatayang tinanggap sa iyo ay maliwanag na taglay pa ng iyong mga anak. Salamat po. Salamat ng marami, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga biyayang ito, kung kaya't amin pong hinihiling sa iyo ngayon na patuloy mo kaming saklolohan sa gagawin naming paghahayag ng iyong mga salita upang ang mga katotohanan ito ang siyang makarating sa bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng inspirasyon, magkaroon kami, Panginoon, ng pananaw na darating ang isang sandali na kami, Ama, ay makakaranas ng napakadakilang biyaya na yun po ang ipinangako ng iyong bugtong na anak. Amang Diyos, umaasa kami na sa gagawin naming pag-aaral na ito, ikaw po ang aming magiging patnubay upang lalo pa naming maunawaan, lalo pa naming madama ang katotohanan ng iyong mga salita na aming pong babasahin sa pag-aaral na ito. Lubos ang aming pag-aasang ang aming kasalanan ay ipinatawad mo na rin sa amin sapagkat ang lahat ay sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Hello, mga kapatid, mga kaibigan, kapatid na Erning. Opo, opo. Una po sa lahat, bago po tayo magsimula, ay una, sa mga nagmamalasakit na tao, kasi para sa atin, kapag ka sinasabi noong mga kapatid nating iglesia ni Kristo, no, na magbalik loob tayo, nagpapasalamat tayo ron eh. Bakit? Sapagkat sa kanilang pananampalataya, may maganda silang layunin para sa atin. Di po ba? Tama. Ang sagot po namin ay namamalagi.
hindi kami babalik sapagkat hindi naman po kami umalis. Kung meron mang umalis sa pananampalataya o tumalikod, eh yung sumama doon sa pinunong tinalikuran yung aral, ang pangunahing aral na may kalakip na pangako, yung igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. O, di ba? Kaya hindi ho kami umalis, pero salamat sapagkat nagmamahal kayo, nagmamalasakit kayo. Pero ang para sa amin, pakinggan ninyo ang amin pong isinishare ngayon na nakasulat sa banal na kasulatan. Katulad itong ating papaksain. Hindi pa nila narinig ito diyan sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Erning. Maaring nadinig pero hindi masyadong naipaliwanag sa atin ang ilang mga detalye na nakasulat sa Biblia. Pero yung pag-uusapan natin, kapatid na Erning, hindi natin natakil yan nung tayo mga ministro dun eh. Ah, kaya, no, kakaiba, maaaring narinig natin ang portion nitong ating pag-uusapan, itong ating tatalakayin sa paksang ito. Pero portion lang. Pero yung marami pang mga katanungan ng iba, at bakit meron pang mga katanungan ng iba, at anong ibig sabihin nun, yun ang ating matutuklasan ngayon sa pagbabasa ng Biblia. Tama. Eh, kapatid na Jeriel, ang pag-asa natin ay kung tayo mamatay man, abutan tayo ng ating Panginoong Yahushua na ibig sabihin pagdating niya sa alapaap, eh may pagkabuhay na maguli. Ngayon, yung pagkabuhay na maguli na yan, ang siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Di ba? Totoo yun. Tama. Kaya tayo bilang mga Yahushiano ay nasa isip natin yun eh. Kung sakali mang tayo ay kukunin ng Diyos, hindi pa man dumarating ang Panginoong Yahushua sa alapaap, ang ating pag-asa ay napakatibay at napakalakas, kapatid na Jeriel, na mayroong pagkabuhay na maguli. Mm-hmm. Ngayon, eh alam na alam po, ito'y common knowledge na si Lazaro binuhay na maguli, ang Panginoong Yahushua binuhay na maguli. Pareho ba yon? Ang tanong natin ay hindi lang naman silang binuhay eh. Marami pa ang mga binuhay na yan po'y ating babasahin maya-maya sa kanila. Pero ang tanong natin ay yung bang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yahushua ay katulad lang ng pagkabuhay na maguli ng ilan sa mga binabanggit sa Biblia maging kay Lazaro? Mm-hmm. Atin pong liliwanagin po yan, mga mahal na kapatid, sapagkat kailangan ating mabasa sapagkat mababasa eh. Ipinasulat ng Diyos. Diba? Kung hindi natin mababasa, eh huwag tayong magkaroon ng anumang mga sabi nga, pantasya. Sapagkat ang Biblia hindi pantasya. Ang Biblia po'y katotohanan, kinapapalooban ito ng mga salita ng Diyos, inspired ito ng Espiritu Santo. Kaya ating alamin, kapatid na Jeriel, anong kaibahan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yahushua sa mga binuhay na maguli kasama na si Lazaro? Siguro unahin natin itong basahin. Ang nakasulat, first slide natin, Mateo 9. Habang sinasabi niyang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, kamamatay lang po ng anak kong babae. Pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli. Kaya tumayo si Yahushua at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Nang dumating na si Yahushua sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata. Natutulog lang siya. Pinagtawanan nila si Yahushua. Nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Yahushua at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Umalat ang balitang ito sa buong lugar na yon. Kapatid na Jeriel, itong ating binasa ay isang tagpo noong ang ating Panginoong Yahushua ay nasa lupa pa. Sa kanyang maikling panahon, sa kanyang pagtupad ng kanyang ministeryo. E diyan sa ating binasa ay meron pong namumuno ng sambahayan, ng sambahan, ibig kong sabihin, ng mga Hudyo, no? Lumuhod sa kanya at ang sabi, kamamatay lang po ng anak kong babae. Ang totoo, itong taong ito ay ayon sa ating binasa
ay may anak at ang anak niya ay kamamatay lang. Ngayon, nakiusap siya sa ating Panginoong Yahusha. Ano ang kanyang sinabi sa ating Panginoong Yahusha? Ang sabi niya ay puntahan yung kanyang anak. Sabi, kamamatay lang po ng anak kong babae, pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli. Isipin niyo kung gaano kalakas ang pananampalataya nitong namumuno ng sambahan ng mga Hudyo, kapatid na Jeriel. Oh, puntahan niyo at ipatong na yung kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Yahusha? Ayun, tinugon niya ang kahilingan noong namumuno ng sambahan ng mga Hudyo kasama ng mga alagad niya. At nang dumating siya doon sa bahay ng pinuno, ano nakita niya? Nakita niya yung mga manunugtog ng plauta sa libing. Kaya hindi rin, yan palang ginagawa ng mga katulad ng mamatayang lolo ko, kapatid na Jerry at lola ko, may bandang tumutugtog. Yan pala hindi isang bagong bagay. Ano? Pagkat noong pamani, ayan o, may manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming tao nagkakaingay, gano, nag-iiyakan eh. Ngayon, parang sinabi? Merong musiko. May musiko, yeah. Sinabi niya, magsilabas kayo. Oh, sabi niya doon sa mga tao, hindi patay ang bata. Natutulog lang siya. Ano ngayon naging reaksyon ng mga naroon? Abay, pinagtawan na nila ang ating Panginoong Yahusha. Ano lamang ibig sabihin noon? Abay, tinatawaran nila ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Yahusha. At ang totoo, ayaw ho nilang maniwala, lalo yung mga namumunong mga pare. At saka yung mga pare sa iyo, kapatid na Jeriel, yeah. Ayaw talagang maniwala na ang pareng Panginoong Yahusha, anak ng Diyos eh. Diba? Katunayan nga, oh, pinagtawa na nila siya. Nang sabihin ng Panginoong Yahusha na yung batay, hindi patay, kundi natutulog lang. Pero ano ho nangyari? Aba, ay nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Yahusha, hinawakan sa kamay ang bata. At bumangon ito. Himala ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na yon. Ito po'y bata na namatay, talagang patay. Pero ito'y binuhay ng ating Panginoong Yahusha. Ang kaibahan nga lang po sa pagbuhay ng Diyos kay Yahusha ay ang batang ito ng buhay, ang kapatid na Jeriel, na malagi pa sa lupa. Pero nang dumating ang isang dali, namatay din ito eh. Diba? Pero ang ating Panginoong Yahusha, nang siya po ay buhay maguli, ayon sa Gawa Kapitulo 1, 1 hanggang 3, inamalagi pa po siya ng 40 araw sa lupa at pagkatapos po'y umakyat na sa langit. Ngayon, itong batang ito, binuhay, namalagi sa lupa. Di ho ba? At dumating ang isang panahon, namatay din yung bata. Bagamat wala tayong mababasa talatang namatay yung bata kung kailan. Di ho ba? Alam nyo, kung tahimik ang Biblia, tahimik din tayo. Kung sinasabi ng Biblia, abay sabihin natin. Di ho ba? Pero ang ating alam, tandaan natin, kapatid na Ernie, ang sinabi dyan, namatay yung bata, binuhay ng Panginoong Yahusha, hindi sinabing binigyan ng walang hanggang buhay. Ha? Yeah, tama yun. Walang nakasulat dyan. Ang nakasulat, binuhay siya. Namatay, binuhay siya. Pero hindi yun yung binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Okay? Tama, hindi walang, yun, walang nakasulat doon. Yeah. Yeah. Ngayon eh, sino pa ang binuhay ng ating Panginoong Yahusha pero pagkatapos na malagi pang buhay sa lupa hanggang sa dumating yung panahon na siya'y namatay din. Ito, sa Lucas. Next slide. Ito. Pagkatapos pumunta si Yahusha sa bayan ng Nain, sumama sa kanyang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Bakit maraming tao na sumama sa kanya? Gawa ng mga himala na ginawa niya, kapatid na Jeriel, di ba? Ito naman tagpo sa bayan ng Nain. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda. Ayun, so mga katwid, ito'y libing uli. Ano? Bakit libing? Eh, patay eh. Sino yung patay? Yung kaisa-isang anak ng isang byuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa byuda, huwag kang umiyak. Nilapitan ni Yahusha at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Yahusha, binata, bumangon ka. Umupo ang patay at nagsalita.
Oh, isipin niyo 'yan mga kapatid. Oh, hindi kwentong kutsero ito. Yeah. Ang binabasa natin pangyayaring naganap. Wala 'yan sa Illustrated Magazine, ha. Yung wala sa Illustrated Comics. Tama. Yeah, ito 'yung katotohanan nito. Biblical 'yan. Yeah. Mm. Ang nang hawakan ng ating Panginoong Yahushua, yung kinalalagyan ng patay, tumigil yung mga nagdadala. Sinabi ni Yahushua, binata, bumangon ka. Bay, patay. Pinagsabihan ni Yahushua, binata, bumangon ka. Eh, ano nangyari? Eh, nangyari nga, umupo pa ang patay at nagsalita. Dako po, eh kung yan ay nangyari sa panahon natin, aba, eh katakot-takot siguro ang takbuhan ang gagawin ng tao. Pero himala po yan, ano? Pero ang punto natin dito ay, anong kaibahan ng pagbuhay ng Diyos kay Yahushua sa binuhay na ito ng ating Panginoong Yahushua na anak ng isang byuda? Aba, ito'y binuhay, pero alam natin na ito hindi umakyat din sa langit, kapatid na Jeriel. Oh, hindi ito umakyat sa langit ng buhayin. Oh, ang sabi pa, at ibinigay siya ni Yahushua sa kanya ina. Kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta at kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Yahushua. Isipin niyo kapatid na Jeriel ang nangyari niyan, ano? Kaya yung ibang mga hindi sumasampalataya noon, sumampalataya eh. Ano katunayan ang sabi? Kinilabutan ng mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos. Inalala tayo ng Diyos. Sa paano pa lang? Sinugo niya ang dakilang propeta. Sipin niyo yan. Alam niyo kapatid na Erning, isang napakagandang mababasa dyan. Ano? Kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Yahushua. Ngayon, kung sa panahon natin yan, hindi si Yahushua i-interviewin. Yung nabuhay na patay. Yun, exactly. Di ba? Ano yung experience mo? Paano mo na-experience siya? Yun, ano nangyayari siya? Baka eksperimentuhin pa siya. Di ba? Paano siya nabuhay maguli? Kaya dito, ang pinag-uusapan dito, kung bakit nakabuhay ng patay ang Panginoong Yahushua at saka bakit pinahintulot ng Diyos na magawa niya ang himalang yan, may dahilan, kapatid na Erin, ngayon nga, para kumalat sa lahat ng lugar at sa palibot ng kung nasaan man si Yahushua ang tungkol sa kanya. Tama yun. Yeah. Kasi nga, ayaw nga siyang tanggapin eh, na yes. Siyang Mesiyas. Di ba? Mm-hmm. Ayaw nga siyang kilalanin. Sa ibang talata nga ng Biblia, sabi, eh anak lang yan ng karpintero ah. Yes. Di ba? Anak lang ng karpintero yan. O, eh, ibig lang sabihin, yun ay mga pananalita na talagang sila ayaw maniwala ng ating Panginoong Yahushua ay isinugo ng Panginoong Diyos at bugtong na anak ng Diyos. Pero tatanda natin, itong binatang binuhay ng ating Panginoong Yahushua ay namalagi pa po sa lupa. Dumating ang panahon, namatay din po yan. Ito pang isa, kapatid na Jeriel. Next slide. Ito pa. Sa Juan 11. Ayan. Pagkatapos sinabi pa ni Yahushua, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Kaya para kay Yahushua, pagkaalagad ka niya, o alam mo, ang kamatayan para sa kanya, pagtulog lang eh. Yes. O, katulad ni Lazaro, katulad ng binata, natutulog lang. Katulad ng batang binuhay din na anak ng pinuno, ng sambahan ng Hudyo, yes. Natutulog din lang eh. Kaya ito ngayon ay si Lazarus naman ito. Ano sabi niya? Ang kaibigan natin si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sipin yung termino ng Panginoon Yahushua. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, naintindihan ba yon ang mga alaga niya? Ngayon, ito. Kung natutulog siya, ay gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus. Pero ang ibig sabihin ni Yahushua ay patay na ito. Ayon, kaya hindi naintindihan ng mga nandoong sa paligid ng ating Panginoong Yahushua ang sinabi ng Panginoong Yahushua, ang kaibigan nating si Lazarus, natutulog lang. Katunayan ang sabi, eh kung siya natutulog lang, gagaling pa siya. Eh ang akala nila kasi yung pagtulog na yun, literal. Pero ang ibig sabihin naman ng ating Panginoong Yahushua, eh nakasulat, patay na si Lazarus. Tuloy natin sa 14. Kaya tinapat sila ni Yahushua, patay na si Lazarus. Kaya inalis nilang bato. Tumingala si Yahushua sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo
dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Yan ang dahilan. Ang ganda niya mga talatang yan, di ba? Yes. Ang iba ay ayaw talagang maniwala eh. Kasi ang tinitignan nila ay degree. Ang tinitignan nila. Yung marami nating kakilala eh, naniniwalang may nakabuhay ng patay. Ang binasa, comics, hindi Biblia. Ayun, yun ang mali doon, comics. Eh. Ang galing yung... Ayan, kasi may nagkwento. Pero yung mismong tao na bumuhay, di umano, ng patay, wala naman siyang sinabing nakabuhay siya ng patay. Wala, wala siyang sinabing buong buhay niya. Yung mga sumunod sa kanya, yung mga naniwala, no, mga naging mananampalataya kuno, eh naniniwala, ay naku, nakabuhay ng patay ang ganito, si ganito. Ay, teka muna, hindi naman Biblia yung binasa mo eh. Kwento yan. Saan nakasulat yan? Sa comics? Ayun, yun. Ayaw pang tawagin comics eh. Illustrated Magazine daw tawag doon. Comics din yun eh. Naku, pinaganda lang, in English lang eh. Ito, iba ito. Ito hindi comics. Salita ito ng ating... ng Biblia na ating binabasa, totoong yes. Nangyari ito, mga kapatid. Di ho ba? Kaya ang sabi ng Panginoong Yahusha, nung sabing patay na sila, nanalangin siya sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Yes. At sa 43, tuloy natin ang basa. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas ngang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at mga paa. At may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Yahusha sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Nako po, yan ay tagpo na kahanga-hangang milagro na naman ang ginawa ng ating Panginoong Yahusha na alam naman natin. Kapatid na Jeriel, sabi ng iba kasi, yan o yan ang katunayan, Diyos siya. Nakabuhay siya ng patay eh. Alam niyo, sabi ng Panginoong Yahusha sa Juan, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. Eh yan lang, sa talatang yan, nakasulat na eh. Sabi ng Panginoong Yahusha, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Ayun, alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko, kasama ng mga apostol. Di ba? Upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Kaya dyan, pinagtutunayan ng ating Panginoong Yahusha, kapatid na Jeriel, yung pagbuhay niya kay Lazarus, ay katunayan na siya po ay ginawa ng Diyos ng Himala. Ibig lang sabihin, ang ginawa niya yun, hindi kanya yun eh. Yes. Hindi kanya yun. Gawa ng Diyos yun sa pamamagitan niya. Pero alam natin, totoong binuhay na ang ng Panginoong Yahusha ang itong si Lazarus. Pero namatay din si Lazarus, kapatid na Jeriel eh. Di ba? At namalagi sa mundo at namatay din. Iba ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yahusha. Kung dito sa mga binasa natin ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para buhayin yung bata, para buhayin yung anak ng byuda, para buhayin si Lazarus, ay ang ating Panginoong Yahusha. Pero ang bumuhay sa ating Panginoong Yahusha, hindi ang kanyang sarili, kapatid na Jeriel. Ang bumuhay sa kanya ay ang ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang ating pong tanong ay ito, mga kapatid. Ano-ano ang nagawa noong glorified body ng ating Panginoong Yahusha? Nang siya'y binuhay na maguli na ng Diyos, ano ho? Anong nagawa nung katawang yon na hindi nagawa nung katawan niya nang siya'y hindi pa po ipinapako sa krus at namatay? Basahin natin, kapatid na Jeremy. 24:36, Lucas. Habang pinag-uusapan nila ito, alam ba niyo kung ano yung pinag-uusapan nila? Ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yahusha, pag binasa ninyo ang buong chapter ng Lucas 24, pinag-uusapan nila na buhay na maguli ang Panginoong Yahusha. Ito ang nangyari. Nagpakita si Yahusha at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Nako, ito yung tagpong dapat nating madami. Anong dapat nating maramdaman? Kung tayo kabilang doon, ano? ang ating pinag-uusapang si Yahusha ay binuhay ng Diyos na maguli, ay hinahanap nila at kung paano nangyari yon, abay biglang lumitaw sa gitna nila, kapatid na Jeriel. At ang sabi, sumainyong kapayapaan.
31, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Yahusha, pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Ano ang nagawa ng resurrected body, yung glorified body ng ating Panginoong Yahusha? Ba isipin ninyo, ang katawang yon ay biglang nagpapakita at bigla namang nawawala, kapatid na Jeriel. O diba? Glorified body na yon. Mm-hmm. Diba? Biglang nagpapakita at biglang nawawala. Ngayon, bukod sa riyan, ano pa ang nagagawa nung glorified body or resurrected body of Yahusha? Let us read. Next slide. Ito. Nang takipsilim na ang araw na yon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Yahusha. Ikinandado nilang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Yahusha at tumayo sa gitna nila, sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niyang sugat sa mga kamay at pagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Ano pa ang nagawa nung resurrected body or glorified body ng ating Panginoong Yahusha? Aba, isipin nyo, kahit na yung mga pinto'y kinandado, ano ho, ay nakapasok ang ating Panginoong Yahusha at nagpakita, tumayo sa gitna ng mga alagad at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Isipin nyo, ang nagagawa ng glorified body ng ating Panginoong Yahusha. Hindi niya nagawa yan nung siya ay, ika nga ay tumutupad ng kanyang ministeryo, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid. Pero nang siya po ay binigyan na ng Diyos ng glorified body, kahit kinandado pang mga pinto, nakakapasok yung katawan na yon. Ano pa ang nangyari? Yung bang katawang yon ay yun din ang katawang dala-dala ng Panginoong Yahusha na umaka sa langit. Basahin po natin, next slide. 24:50. Ito. Naiwan si Maria. Ayan, sa 11. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Yahusha. Isa sa may ulunan at ang isa ay sa may paanan. Tinanong nila si Maria, may babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito, lumingon siya at nakita si Yahusha na nakatayo, pero hindi niya nakilala na si Yahusha yon. Sino itong Maria na ito, kapatid na Jeriel? Si Maria Magdalena yan. Ayun, tama. Ano ang tagpo nito ng buhay maguli ng Diyos ang ating Panginoong Yahusha? At ang sabi niya, hinahanap niya ngayon may dalawang anghel na nakaputi at tinanong siya, babae, bakit ka umiiyak? Ang sagot niya, may kumuha sa Panginoon ko. Hindi ko alam kung saan siya dinala. At pagkasabi nito, lumingon siya at nakita niya si Yahusha na nakatayo. Pero hindi niya nakilala na si Yahusha yon. Kaya yung glorified body ng ating Panginoong Yahusha, iba kaysa dati niyang katawan. Kapatid na Jeriel, yes, glorified na eh. Di ba? Wala nang kapintasan yun eh. Oo. Ang sabi diyan, isipin niyo itong si Maria Magdalena, kilalang kilala niya ang Panginoong Yahusha. Pero sa tagpong yon, nung siya'y buhay maguli ng ama, si Yahusha, no? Para kay Magdalena, ay nakita niya si Yahusha ang nakatayo. Pero hindi niya nakilala siya yun eh. Kaya yung pagkakakilala kay Yahusha nang siya magkaroon na ng glorified body ay ang yung identity na itatago niya eh, di ba? Tinanong siya ni Yahusha, babae, bakit ka umiiyak? Sino bang hinahanap mo? Sa pag-aakalang siyang hardinero roon, na pagkamalampan ni Maria Magdalena, hardinero ng Panginoong Yahusha, di ba? Sumagot si Maria, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya. Siya, hindi alam ni Maria Magdalena, ang kausap niya ay ang Panginoong Yahusha. Sa mga katwid, may malaking pagbabago. Di ba? Sapagkat si Maria Magdalena, kilala niya ang Panginoong Yahusha. Oh, yeah. Di ba? Alam niya ang itsura ng Panginoong Yahusha. Exactly. Pero sa pagkakataong ito, kausap niya, hindi niya alam na si Yahusha kausap niya. Ano katunayan? Napagkamalang ang hardinero eh. Oo.
O di ba? Kaya iba ang glorified body ay iba talaga sa katawan natin ngayon, kapatid na Jiriel. So binibigyan. Oo. Malaking pagkakaiba. Isipin mo, nakakalusot sa kinandaduhang mga pinto, biglang nawawala, biglang lumilitaw. Isipin nyo yun, nagagawa ng katawan na yun. Nakikilala siya, hindi siya nakikilala ng mga taong kilalang kilala siya noong siya'y nasa ministeryo niya. No? O, ito pa, sa Lucas, ito pa nakasulat. Next slide. O yan. Pagkatapos, isinama sila ni Yahusha sa Bitanya. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya. O, ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo o ng Kristo. Kaya sikapin ninyong makamta ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon ang Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya tandaan natin, yung katawang yon na binuhay ng buhay ng Diyos na maguli ang Panginoon Yahusha, yun ding katawang yon, kapatid na Jiriel at mga kapatid at mga panauhin, ang siyang iniakyat sa langit. Kaya nga, mga kapatid, ang panawagan sa atin, no, binuhay kayong muli kasama ng Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit. Kaya pinag-aaralan natin, kapatid na Jiriel, ang tungkol sa pagkabuhay na maguli. Tama. Oo. And para ma-inspire tayo. Kaya ang sabi ni Pablo, sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon ang Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Eh kapatid na Ernie, meron yatang, marami yung pagkabinuhay ka si Yahusha, nung buhay siya maguli, may pagkakaiba sa dati niyang katawan doon sa maluwalhati niyang katawan. Exactly. Meron naman kaya yung pagkakapareho ng dati niyang katawan at saka yung maluwalhati niyang katawan? Meron kaya nun? Aba, yan ay ating babasahin sa mga susunod nating mga babasahin. Kaya, mamaya, kaya exciting po, kapatid na Erning, itong ating pinag-aaralan. No? Mga tagapakinig, exactly. Mga nanonood po sa programang ito, meron pong itong mga surprises na mababasa natin na kung papaano pinaliwanag sa atin ng Biblia sa mga pagbabasa natin ng mga talata na ang katawang maluwalhati ng Panginoong Yahusha. Tandaan natin, kung ano nangyari kay Yahusha, yun ang magaganap din sa atin. Di ba? Yun ang, kung paano siya binuhay na maguli, kung paano naging maluwalhati ang katawan niya, yun din ang magaganap sa atin. Kaya siya yung pinakapanganay dun. Siya yung pinakauna. Siya yung unang-unang ginawa ng Diyos ng ganyang uri ng pagkabuhay na maguli at pagkakaroon ng maluwalhating katawan. Ngayon, napakita sa atin sa pamamagitan ng Biblia na ang kaibahan noong bago siya mamatay at saka noong siya'y binuhay na maguli, noong yung magkaiba yung katawan. Tama. Magkaiba. Magkaiba talaga. Magkaiba. May mga nagagawa yung katawan na hindi nagagawa nung buhay pa siya. Tama. Nung pagkaraniwang tao, nung pagkaraniwan yung buhay niya nang hindi pa maluwalhati yung buhay niya, hindi nagagawa nung katawan na yun. Pero nung buhayin siya, may nagagawa. Ang dami, no, kapatid na Ernie? Dami. Ayan yung now you see him, now you don't. Diba? Yeah. Isipin niyo yan, diba? Ano pa? Sabi nga he can get through a locked door. Isipin niyo yan. Yeah. Ha? Nandun kayo sa loob. Nakakandado mga pinto, nakakapasok siya. Ano pa yung isa, kapatid na Ernie? Hindi na namukaan nung kausap niya. So nabago, alam nyo, kapatid na Ernie, ito, basahin ninyo sa Biblia, sa Isaiah, kung ano yung itsura ng Panginoong Yahusha. Nakasulat din niya sa Isaiah, di ba? Sa hula sa kanya, kung ano ang itsura niya nung siya ay pinanganak at lumaki at nabuhay. Nandun, nasa Isaiah yan. Pero tsaka na natin talakayin yan. Sabi nga, pero noong siya'y mabuhay na maguli, maluwalhati katawan, hindi nakilala ng isang alagad o isang alipin niya na si Maria Magdalena. Kaya mantalang kausap niya, napagkamalan pa kapatid na Erning. Ordinero. Kung tinago kayo po ang nagtago sa bangkay, turo niyo kung nasan ko. Kausap niya pala. Isipin mo, kausap. Kausap mo yung Panginoon. Kilalang kilala mo ang Panginoon, pero sa pagkakataong yun, hindi mo na nakilala.
Hindi maluwala natin. Ngayon, kapatid ni Gabriel, bakit mahalaga ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yahusha? Basahin po natin. Next slide. Ayan. Sinagot sila ni Yahusha, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Ito'y prophetic ito eh. Ito'y hula ito ng ating Panginoong Yahusha. Kausap niya yung mga Hudyo noon na nandun pa yung templo, kapatid na Jerry, actually, yung second temple eh. Mm-hmm. Di ba? Bago pa wasakin ng Romano. Na Romano. No. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Yahusha sa mga Hudyong yon, sinagot sila ni Yahusha, gibayin ninyong templong ito. Sa loob ng 3 araw, itatayo kong muli. Akala nilang templo, yung literal na templo, second temple. Eh, hindi naman po yun ang templong tinutukoy ng Panginoong Yahusha na pinagigiba niya at sa loob ng 3 araw, itatayo kong muli. Tandaan natin, yan pong sinabi ni Yahusha noon, natupad po yan. Nang siya'y pinatay, pagkatapos ng 3 araw, siya'y binuhay ng Diyos na maguli. Kaya mahalaga yung pagkabuhay sa kanya na maguli eh. Di ba kapatid na Jeriel? Bakit mahalaga? Para matupad yung sinabi niya sa mga Hudyo noon. Yabatay sa talatang yan. Yes. Kung hindi natupad po yan, sinungaling ang Panginoong Yahusha. Bagay na hindi naman natin makikita at hindi naman siya sinungaling. Natupad nga eh. Di ba? Ngayon, ito pa. Patunayan pa natin ang nakasulat sa Biblia. Mateo, next slide. Ito, nakasulat. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na yon. Sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Alam niyo ang nagsasalita rito ay ang mga namumunong pare at saka mga pariseo. Mga kalaban ng Panginoong Yahusha kaya daw eh. Sinabi nila kay Pilato. Ang sabi nila kay Pilato, natatandaan po namin ang noong buhay pa ang mapagpanggap na yon. Ayun. Para sa mga pariseo, mapagpanggap ang Panginoong Yahusha. Yes. Ang sabi pa, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Yan pong masamang akala at hindi pagsampalatay ng mga pare at mga Hudyo at pariseo kay Yahusha, natupad, nangyari sa ating Panginoong Yahusha. After 3 days, binuhay ng Diyos siya na maguli. Kaya ito'y talagang tuwirang pagsagot doon sa mga pariseo, kalaban ni Yahusha at mga pare, hindi yung pare katoliko, mga namumunong pare. Kaya yung nagsasabi, kapatid na Erling, sa panahon natin ngayon, parang mga pariseo din, na meron pa palang second chance, di ba? Oo, mga pariseo din. Yan ang sinasabi. Parang pariseo. Yeah, matutupad yung sinabi ng Biblia. Yung second chance na yon, meron yon. Daming chances, yeah. O, eto pa ho. Next slide pa natin. Kung paanong nasatya ng dama. Now, let us go back. Kung paanong nasatya ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganun din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Yan ay mga paunang pahayag ng Panginoong Yahusha, kapatid na Jeril. Hula yan sa kanyang sarili. Yeah. Kung paanong wika si Jonas ay nasa loob ng dambuhalang isda, hindi ho pating, walang itinuturong pating. Hindi balyena. Kasi sa Katoliko, nag-dumurawing sila ng maliit na tao tapos na sa loob ng tiyan ng balyena. Kung ano-ano sa utak ng mga... Kasi daw, ang pinakamalaking isda ngayon eh yung whale. Sige kung whale. Well, pero bakit papangalanan mong whale? Ang nakasulat dyan yung malaking isda. Dambuhalang isda. Pero malaki. Kung ano man yun, kung whale man ang tawag mo ngayon o ano pa man, isda pa rin yun. Okay? Oo. Pero ang punto po yan na merong paralelismo na kung paanong si Jonas ay nasa loob ng dambuhalang isda sa tiyan ng dambuhalang isda. Sa loob na 3 araw at 3 gabi, ganyan din ang mangyayari sa akin, sabi ng Panginoong Yahusha. 3 araw at gabi rin sa ilalim ng lupa. O pero tandaan natin, kapatid na Erling, ha? Yung sinabi niya na 3 gabi rin, sabi niya 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Actually, wala naman siya sa ilalim ng lupa eh. Wala. Hindi katulad yan nung, baka merong isipan na naman,
Oy, hindi pa tama pala tayo, nililibing yung patay 6 feet underground. Eh, hindi ganun ang pagkakalibing sa Panginoong Yahusha. Ayon sa Biblia, tinakpan lang ng bato yung pangang yung ibdoon. Ano? So, exactly. Yeah. Kailangan ilalim ng lupa. Nasa ilalim din siya ng lupa, pero hindi yung katulad nung paglilibing natin ngayon na inuhukay, tapos ililibing 6 feet, tatabunan ng lupa. Hindi ho ganun, no? Hindi ganun na ganap sa ating Panginoong Yahusha. Sige po, ituloy natin, nililinaw lang. Kaya, yan yung mga hula na natupad. Ano? Ano ito pa, sa 21. Mula noon, ipinaalam na ni Yahusha sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno, ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Yan po'y mga paunang pahayag na Yahusha sa mga alagad niya. Ito mangyayari sa akin. Ako'y pahihirapan itong mga namamahalang pare at mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako. Pero sa ikatlong araw, muli akong mabubuhay. Natupad po yan. Noong ang Panginoong Yahusha ay binuhay ng Diyos na maguli. Alam niyo kapatid na Jeriel, bakit mahalaga yung tatlong araw? Ikatlong araw, siya binuhay ng Diyos na maguli. Alam niyo kasi, pag pinag-aralan niyo ang tradisyon ng mga Hudyo, para sa mga Hudyo, mayroon silang tradisyon na ang kaluluwa ng patay ay nananatili sa patay na katawan sa loob ng 3 araw. Yan ang kanilang tradisyon. Jewish tradisyon po yan. Kung ang Panginoong Yahusha, nang siya ay namatay, ay muling nabuhay, eh hindi ho paniniwala ng mga Hudyo na siya ay patay. Oh, at kung sa loob ng 2 araw siya ay binuhay, hindi ho nila paniniwalaan na ang Panginoong Yahusha ay patay o namatay. Kaya nga natupad, alin, yung ipinagpauna ng ating Panginoong Yahusha na pagkaraan ng 3 araw, siya ay bubuhay ng Diyos na maguli. Binuhay siya ng Diyos na maguli. Ano layunin nun? Para walang maidahilan ng mga Hudyo na may himalang nangyari. Kapatid na Jirel, himala yun eh. Mm-hmm. Yung pagbuhay sa kanya ng ating Panginoong Diyos, napakalaking himala yun. Kaya yon ay tuwirang pagdibang doon sa maling paniniwala ng mga pare at mga pariseo tungkol sa ating Panginoong Yahusha. Tama po, kapag ganyan eh, ayan nga, nababasa natin sa nakasulat eh, di ba? Sabi niya, sabi ng mga Hudyo na yan eh, yung mga pariseo na yan, natatandaan po namin na noong buhay pa, ang mapagpanggap na yon. Sinabi niya, mabubuhay daw siya muli pagkatapos sa 3 araw. Parang iniinsulto eh, di ba? Mapagpanggap. Oh, pero ang tanong, nabuhay ba? Oo. Oh, di, nabuhay. Sabi nga eh, in your face, di ba? Yeah. On your face. Ayan, nabuhay siya maguli. Natupad yung sinabi ng Panginoong Yahusha. Ngayon, ano pang ginawa ng Panginoong Yahusha pagkatapos ng pagkabuhay niyang maguli? Yung glorified body niya na, kapatid ni Jeriel. Ito, next slide. Sa 24 ng Lucas. Ayan, pakibasa, kapatid ni Jeriel. But while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, "Have you any food here?" So he was asking, "Have you any food here?" So they gave him a piece of a boiled fish and some honeycomb. And he took it and ate in their presence. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Yan. Ayan, kapatid na Jeriel. Ano pa ang nagawa noong glorified body ng ating Panginoong Yahusha? Yung resurrected body niya. Abay, humingi pa ng pagkain. Ito, kapatid na Jeriel, ito yung sinasabi natin kanina. Ano naman yung kapag kakapareho noong bago siya mamatay at saka ngayong binuhay siya magulit, nagkaroon siya ng glorified body na nagagawa ng katawan, na ginagawa ng katawan. Kumakain eh. Oh. Pero wag na natin duktungan, yan lang ang nakasulat eh, di ba? Wag na tayo magsanta. Kaya nung mabuhay na maguli ang Panginoong Yahusha, nung bago siya mamatay, kumakain po ba siya, kapatid na Erneng? Kumakain. Ano katunayan? Meron pang ang huling hapunan. Hindi may hapunan. Oo. Hmm.
Oh, pagkatapos nung mamatay siya at nabuhay na maguli, o ano po ang hiningi niya? Pagkain din eh. Pagkain din. Kumain ba? Ayan, nakasulat eh. He took it and ate it in their presence, sa harapan ng mga apostol. Kumain siya. Alam nyo kasi mga kapatid, kung ating pag-aaralan, dyan din sa Lucas 24, ay, di ba si Tomas, kung tawagin na si Doubting Thomas, yes, na kung magpakita ang Panginoon niya siya sa mga alagad, absent si Tomas eh. Mm-hmm. Wala siya ron eh. Di ba? Kaya nung ibalita sa kanya ng mga ibang alagad, aba, ang Panginoon niya siya ay binuhay na Diyos na maguli, nabuhay na maguli. Abay, sabi niya, malibang maano, may pasok yung daliri ko sa kanyang sugat. Kaya dito sa ating binasa sa 41, but while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, have you any food here? Nagmarvel. Ano ibig sabihin ng marvel, kapatid na Jiriel? Ah? Namangha. Di ba? Eh hindi sila, ang iba kasi, ay sabi nga, to see is to believe eh. Eh yeah. Nakita nila, o isipin nyo, para ikay maniwala, pinatunayan pa ng Panginoon Yahusha. Ayun, dati niyang ginagawa. Ano? Yung pagkain kasama yung mga alagad. Kaya humingi siya ng pagkain. Have you any food here? Mm-hmm. Ano ibig sabihin? Kahit tayo. Akong Yahushua, nakasakasama niyo noon na nangangaral, eh ako din ito ngayon. Yun ang ibig sabihin. Katunayan, pahingi ng pagkain. Eh, pagkain ba kayo? Yun lang yun eh. Pinatutunayan niya na siya ay binuhay ng Diyos na maguli. At yung kanyang glorified body, kumakain din, kapatid na Jiriel. Katunayan, so they gave him a piece of broiled fish and some honeycomb, and he took it and ate in their presence. Sa harap nila talaga, kumain siya eh. Kapatid na Erneng, kapatid na Jiriel, kumain ang Panginoong Yahusha. Ay, nakasulat po, hindi na natin dadagdagan yan. Nakasulat po yan, masama magdagdag. Oh, di ba? Dito sa ating pinag-aaralan, kapatid na Erning, lahat ng mga Yahusha na sumasampalataya tayo na tayo sasalubong kay Yahusha sa araw ng rapture o sa araw ng unang pagkabuhay na maguli, na sasalubungin niya tayo doon sa alapap. At sa pagkakataon yun, kung ano yung katawan na binigay sa kanya, sa isang kisap mata, meron tayong ganong katawan. Di ba? Meron tayong ganong katawan. May magagawa yung katawan natin na hindi natin nagagawa ngayon. Yun ang nakahal eh. Di ba? Pag nagkaroon tayo ng maluwalating katawan, sapagkat yung maluwalating katawan na yan, kapatid na Ernie, gagamitin yan pakikipag-reign kay Yahusha sa millennial kingdom eh. Isipin mo, sino makakapagtago sa'yo kung napapasok mo yung nakakandadong pinto? Isipin mo. Di ba? Kaya ito ay isang salita, salita ng Biblia na ipinakikita sa atin na dapat mong pangarapin na makasama ka doon. Exactly. Yun lang yun. Yun ang ibig sabihin. Isipin mo kung gaano kaganda yan, mga kapatid. Yung maluwalhating katawan may nagagawa na hindi nagagawa ng katawang ito ngayon. O bagamat merong nagagawa ito ngayon na magagawa mo rin diyan, katulad ng Panginoong Yahusha, ayan, kumain, di ba? O, yung maluwalati niyang katawan, kumain ng isda at saka honeycomb. O ayan, nakasulat eh, di ba? Yes. So, sa katwin, ito yung mga bagay na dapat nating isipin, ano mangyayari pagka tayo po ibinuhay ng maguli? Ayan, si Yahusha po ang example niyan eh. Yeah, binibigyan tayo ng insights. Yeah. Oh, binibigyan tayo ng insight. Ayan. Ngayon, ito pa. Kanino pa nagpakita si Yahusha pagkatapos na siya'y buhay maguli? At ang tanong, nakilala ba siya sa pasimula? Yeah. At ano po ang ginawa niya para makilala siya? Actually, banggitin na natin itong dalawang alagad na ito, si Cleopas at saka si Simon, mm-hmm, nasa daan ng Emmaus. Pakibasa natin, kapatid na Jiriet, mahaba-haba. Sayin natin yan. But while they still did not believe, oh, ito yung kanina, next slide please. Nang araw ding yon, may dalawang tagasunod si Yahusha na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem.
Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Yahusha at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Yahusha, "Ano pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. "Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan." Nagtanong si Yahusha sa kanila, "Bakit? Ano ang mga nangyari?" At sumagot sila, "Ang nangyari kay Yahusha na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus." Ang tanong natin kanina, sino pa ang pinagpakitaan ng ating Panginoong Yahusha na hindi siya nakakilala? Yan nga, yung dalawang mga binabanggit ng Biblia na si Cleopas, ano? Ang isa doon ay si Cleopas at saka si Simon. Na naglalakad sila, pinag-uusapan nila yung nangyari doon sa Jerusalem. Alin yung nangyari doon? Ngayon nga, pagkabuhay. Pinako sa krus si Yahusha at pinatay si Yahusha, yung propeta na nakilala nilang propeta. Ngayon, habang sila'y naglalakad, nakisabay naman ang ating Panginoong Yahusha. Sabi, "Ano ba pinag-uusapan nyo? Ano ba yung pinag-uusapan nyo?" Hindi siya nakilala kasi tinago siya eh. Di ba? Yeah. "Ano ba yung pinag-uusapan nyo?" Sabi niya. Tumigil sandali yung dalawa. Sabi niya eh, malungkot yung mukha eh. Bakit? Ang sagot ni Cleopas, ito eh, "Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakakabalita tungkol sa nangyari doon kamakay." Kausap niya si Yahusha. Lahat ng dumadayo sa Jerusalem, mukhang kayo lang ang hindi nakakabalita. Hindi niyo alam nangyari doon sa Jerusalem. Nagtanong pa Panginoong Yahusha, "Bakit, ano ba nangyari?" Tanong siya kanya. Tinanong niya yung dalawa. Sumagot sila, "Nangyari kay Yahusha na taga Nazaret. Ayun, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at mga tao. Pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya." Tandaan natin, ano? Yung sabi itong dalawang ito, sabi niya, siya'y propeta, makapangyarihan sa paningin ng Diyos. Ang patotoo nun, hindi yung salita eh, kundi gawa at aral. Hindi lang yung salita ni Yahusha, kundi yung gawa. No? At aral, yeah. Gawa at mga aral niya, yun na nagpatotoo sa kanya. Ano yung mga gawa na yun? Sabi niya, yung mga himala na bago siya namatay, di ba? Nagpagaling ng may sakit, nagpadilat ng bulag, nagbumuhay ng patay. Lahat yung mga yan, yun ang mga himala. Himala yun. Tapos sabi pa ni Cleopas at saka ni Simon, inakusahan siya ng mga pinuno namin. At tandaan natin, pinuno sa relihiyon yan. No? Mm-hmm. Mga pareseo, pinuno namin at ng mga namamahalang pare. Yung mga pinuno, yan yung mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo na mumuno at saka yung mga pare upang mahatulang mamatay, pinako nila sa krus. O yan, yung nasagot yung sinasanong natin, kapatid, sino pa yung mga pinagpakita ng Panginoong Yahusha? Nakilala ba siya? Hindi siya nakilala. Katulad din ni Maria Magdalena, hindi niya nakilala. Exactly. Bakit? Eh, nabago kasi. Di ba? Exactly. Yung maluwalating katawan, noon, nabago. Next slide. Yeah, ito. Pero itong panatang basahin natin. Maganda ito. Next slide. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Ayun. Yun ang akala nila eh, di ba? Yung Mesias. Yung parang Mesias yung magpapalaya sa kuko ng Roma eh. Magsalak kamay ng Roma eh. Yung pagkaalipin. Kasi nakaalipin ng mga Hudyo eh. Kaya akala niya, political leader eh, di ba?
Tama. Oh. Yun ang kanila inaasahan, yung Mesias, political leader eh, na may kapangyarihan galing sa Diyos eh. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ayan, ikatlong araw na naman. Talaga siya nabuhay. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin. Tandaan natin kapatid na Erning, ano? Ikatlong araw yan. Ikatlong araw din nung magpakita doon sa mga apostol, doon sa mga iba. Ano? Exactly. Kumbaga sa now you see me, now you don't nga eh. Yeah. Parang naglilip kung saan pumunta eh, di ba? Oo. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Yahusha. Hindi nakita yung bangkay ni Yahusha, pero nakita ni Magdalena, iba lang ang itsura. Pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsasabing buhay si Yahusha. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama naming lalaki at nakita nila na wala nga roon ang bangkay. Gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Yahusha, mga mangmang kayo. Mga mangmang kayo. Ang hirap ninyo papaniwalain eh. Ang hirap ninyo papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Yeah. Ha? Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? Alam nila yung doktrina eh. Narinig nila yung doktrina. Nasabi nila. Nasabi niya. Pero sabi niya parang lungkot na lungkot, lumbay na lumbay. Samantalang bago siya namatay, sinabi niya, oh, pag giniba niyo ito sa ikatlong araw, itatayo ko templong ito. Yeah. Oh, samantalang narinig din ng mga, hindi lang ng mga alagad niya, kundi maging yung mga Pariseo, na, na sinasabi pa nga doon kay Poncio Pilato, eh itong taong, itong mapanglinlang na taong ito, itong mapagpanggap na taong ito, sabi niya, mabubuhay daw siya pagkatapos ng tatlong araw eh. So alam nila, di ba? At pinaliwanag sa kanila ni Yahusha ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya. Mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Ang dami kasing mga nakasulat eh, na babasa nila. Yung mga Hudyo, ah, na mga ang reliyon ay Pariseo, ah, yung mga sabi nga, ang ginagamit ay yung aklat ni Moises, nakasulat lahat doon eh. Sinasampalatayan na nila yun, nakasulat lahat ang mangyayari doon sa Mesias. Mm-hmm. Tama. Mm. Kaya ang tawag sa kanila, mga mangmang kayo. Hirap yeah, yung kaya sabi niya, mga mangmang kayo sa ibang salita. Mga tanga kayo eh. Next slide. So, next slide, tuloy natin ang pagbasa. Nang malapit na sila sa Emmaus, na pupuntahan nila, nagkunwari si Yahusha na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya at sinabi, dito na muna kayo, tumuloy sa amin. Ayan, dito na muna kayo, tumuloy sa amin. Dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, o oh, ayan naman na, kakain ulit. Ha? Kakain na sila. Kinuha ni Yahusha ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ito excuse me, at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Yahusha. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Ayan, now you don't. You saw me, now you don't. Di ba? Sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at pinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Isipin mo, pinaliliwanag ni Yahusha, kapatid na Erning, dito sa dalawa, kay Cleopas at kay Simon. Yung narinig na nila noon, di ba? Pero this time, ang sarap ng pakiramdam, sabi niya. Ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadat na nilang nagtitipon ng 11 apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang, muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinwento naman ang dalawang galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Yahusha nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Kapatid Erning, meron, sa panahon natin ngayon, alam nyo, may isipan ng tao na yan eh. Yung mga tao merong isip, kaya nga may pelikula pang ginawa eh. Yung para bang, ano tawag doon? Yung nag-jumper, tawag nila. Nandito ka ngayon, isang jump, nandoon ka sa kabilang lugar.
Diba? Alam nyo, yung Hollywood na yan, ha? Hollywood, ha? Ito, sa amin na lang ito, ni kapatid. Yung Hollywood na yan, ang karamitan sa mga tao dyan, ha? Dito sa Hollywood, mga Hudyo, eh. Diba? Yeah. So, alam nila yung mga kwento na yan. Diba? Kaya yung jumper na yan, o kung ano pa man. Ginawa ni Yahusha, eh. Ito ba, narinig natin noon? Hindi. Diba? Ito ngayon, pinakikita sa atin, yan ang nagagawa ng katawang maluwalhati. Now you see it, now you don't. Di ba? It can go places in a blink of an eye. Yun ang nangyari. Sa nakasulat sa ating nababasa, nandun siya, nakita ni Maria Magdalena. Tapos nawala. O di ba? Narito naman, nakita ni Cleopas at ni Simon. Kumakain, biglang nawala. Paano nila nakilala ang Panginoong Yahusha pala yung kausap nila? Eh kaya nila nakilala dahil nung pagputol-putulin yung tinapay. Ayun. Ano yun? Lord Supper yun eh. Yeah. Ah, si Yahusha ito? Sipin nyo. Maalala ko pala, malapit na rin tayong mag-Lord Supper next year. Ano? Oo, yan. Yung sa ano ng mga Hudyo, yung kanilang, ano ba tawag doon? Yung maalala sa ating Panginoon. Yung Pasqua. Yung, yeah. Pasqua. Ngayon, ang kapatid na Jeriel, eh sa mga susunod natin talata, kakain pa ba tayo doon sa bayang banal? Next slide po, next slide. Ito, pakibasa rin natin. So that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Eh, nakasulat eh. Di ba? Yeah. Doon sa millennial kingdom, sabi nga, ah, may kainan pa rin, no? So that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yan ay sa millennial kingdom yan. May millennial kingdom yan. So may kainan. Kakain pa rin eh. Di ba? Ito pa. Ito. Kaya ngayon kung paano yung katawan natin, yung pagkakagawa ng katawang ito, yun ang hindi ko na alam, kapatid na Erling. Wala na nakasulat dun eh. Wala na natin. Ano na lang yun? Gamitin na natin yung ating isip. Yes. So kaya alam nyo, sabi nga, kung anong nakasulat, yun ang pinapaalam sa atin ng Diyos. Yung hindi nakasulat, lihim yun sa Diyos. Kung ano ang kasiyangaan ng maluwalhating body, is it the same as this body? The components, are they the same? That's what when the Bible stops saying things. No? Doon sa maluwalhating katawan. So, para malaman natin yung kapatid na Erling, ano kaya maganda? Para malaman mo kung ano yung kasiyangaan ng maluwalhating body. Eh, kasi, sabi ni Pablo kanina sa Kolos, sikapin ninyo. Ayun. Na kayo ay makarating doon sa kinaroon. Sikapin nyo makarating kayo doon. So nandun ang completion ng total wisdom kung ano tayo. Yes. Diba? Pero alam natin na sinasabi ngayon, okay, mabubuhay na magulit katulad nung kay Yahushang katawan. Yung kay Yahushang katawan, nung mamatay siya, iba doon sa nung mabuhay siya. Nung mabuhay siya, may nagagawa na yung katawan niya na hindi niya nagagawa nung buhay pa siya. Exactly. Tapos siya mamatay. Hindi ba? Oh. Hey, yun din ang katawan na bibigay sa atin. Yeah, eh, babasahin natin. Nagagawa, nagagawa rin ng katawan natin. At doon sa Millennial Kingdom, sabi nga, oh, ayan, kakain kayo kasi iba ko doon sa aking dulang, sa aking table. Oh, ito pa, sa paradise kaya? Sa paradise kaya, kapatid na Jerry? Ayan, ang sagot. Ito, sa paradise. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life. Kaya nga may tree of life eh. May pagkain doon. Kaya sabi, hindi magugutom. Bakit? Walang gutom sa langit. Doon sa ang kalsada ay ginto. Ba't walang gutom? Ang ibig mo sabihin, hindi ka nakakain. Eh, ano? Kakain ka. Pero ang daming pagkain na tree of life, sabi. Ayan. Which is the paradise of God. Ayan na yun. So, mga katwin, millennial kingdom, kakain tayo. Ayon sa nakasulat. Doon sa Holy City, kakain pa rin, no? Kakain tayo, yeah. Hindi ba? Ito so, pa, kapatid na Jeriel, mayroon pa tayong babasahin. Dalawa pa talata. Oh, basahin pa natin, next slide. Down the middle of the great street of the city, on each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. Ayun. Ha? Yielding its fruit every month. So every month, the same tree with different fruits. Every month. And the leaves of the tree, may talbos, kapatid. Talbos.
The leaves of the tree are for the healing of the nations. May sabi mo yan. Ha? Yan. Nakasulat eh. Kung anong nakasulat, yan ang ipinapahayag ng Diyos sa atin. Walang labis, yeah. Walang kulang. So, ito po ba mga kapatid, dahil nalaman natin, kasi alam mo yan, kaya maliligtas ka. Hindi, hindi. Kaya natin, para tayo magkaroon ng entusyasmo, katulad ng sabi ni Apostol Pablo kanina, sa 10th talata, kapatid na Erneng? Colossians 3:1 yun. Yeah. Oo, doon sa Colossians. Nang sinasabi niya, oh, manatili kayo. Sikapin ninyo. Manatili. Kayo ay makarating sa kinaroroonan. Makarating doon sa kinaroroonan ng Panginoong Yahusha. Sikapin ninyo, makarating kayo roon. Paano ba si Chika? Huwag kayong hihiwalay doon sa iglesia ni Yahusha. Ito pa, people will come from east and west and north and south and will take their places at the feast. Feast in the kingdom of God. Fiesta, kapatid. Ha? Pag sinabi ng, di ba, ang Katoliko, sabi nga ng mga Katoliko, fiesta, daming pagkain eh, di ba? Exactly. Ito, pisito, pista, in the kingdom of God. May feasting. So, mga kapatid, kung paano mangyayari yan, be there, sikapin nating makarating tayo kung saan po naroroon ang Panginoon Yahusha. Exactly. Maraming natin ito. Yeah. Kapatid na Jeriel at mga kapatid, ano ho, si Pablo naman kaya ating pakinggan, kapatid na Jeriel, tungkol sa pagtuturo niya sa kaibahan ng ating katawan ngayon at sa katawang maluwalhating ating inaasam-asam. Sige. Next slide po. Last verses nating babasahin. Ayun ho. Maaring may magtanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Di ba yan din ang mga tanong natin ngayon? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ito ang sagot ko sa taong yan na walang nalalaman. Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. Isang katotohanan po yan. Ano? Maghasik kayo ng binhi, kaya po ito ay nabuhay sapagkat namatay. Tama yung sinabi ni Pablo. Sabi nga, truth corresponds with reality. Totoo po yun eh. Pagdating sa binhi. Ngayon, tuloy natin sa 37. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, maging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ay, totoo-totoo po naman yan. Ha? Kahit anong binhi ang wika ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging ibang anyo nito kapag tumubo na. Tuloy natin ang basa. Ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhing yon ayon sa kanyang kalooban. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Totoong totoo po yan, mga kapatid. Di po ba? Ha? Ganun din sa katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon, at ng isda. May mga katawang panlupa. Ayan na. Kumpisa na si Apostle Pablo. Mm-hmm. Oh, may mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Totoo naman yung kapatid na Jeriel eh. Di ba? May kagandahan tong katawan natin. Pero may mas magagandang magaganap doon sa maluwalhating katawan ng panlangit. Tuloy natin. Ibang kagandahan ng katawan dito sa lupa at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan. Totoo o hindi totoo? Tama. Totoo po yan. Oo. At iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit ang mga bituin ay may iba't ibang ningning. Totoo po yan. Napakaraming bituin po yan. Pero ang ningning ng isang bituin, iba sa ningning ng ibang kapwa niya bituin. Sapagkat totoo yung sinasabi ni Pablo. Ito pa. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Nakita niyong paralelismo dyan? Yeah. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. O nakita niyo mga kapatid. Yan ang inaasahan ko eh. Kaya pagka sumasakit yung balakan ko. Ako, katawang panlupa lang ito eh. Yes. Diba? Nakatingin agad ako. Kaya bahala na. Talagang ganyan itong katawang panlupa eh. Iba ito eh, kaysa katawang inaasahan natin. Tuloy natin ang basa. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina.
Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Nakita niyo mga kapatid. Sige. Ang lino na sinabi ni Pablo. Kaya si Yahusha hindi siya nakakilala eh. Yeah. Isipin mo yan. Eh, samantalang ang Apostol Pablo nang tawagin ay ang Yahusha ay nasa langit na, di ba? Yes. Ito, next slide po. Pasahin pa natin. Tuloy natin. Maring may magtanong. Ay, ito pa. Ang katawang inilibing ay panlupa. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Yun ang nangyari sa ating Panginoong Yahusha, yung katawang yun eh. Yun ang panlangit na yung binuhay na siya maguli. Tuloy natin. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi ng kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo, ang Yahusha, ang Hamasiyak, ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. Mm-hmm. Pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Totoo naman eh. Kaya ang katawan natin ito, panlupa eh. Di ba? Yes. Hindi mauna yung katawang panlangit sa pagkatawang panlupa. Yes. Panlupa muna bago yung panlangit. E paano mo pa ahangarin ang panlupa kung matitikman mo na yung katawang panlangit? No. O di ba? Tuloy natin. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa. Nako, tama-tama po yan. Saan magaling si Adan? Di ba galing sa lupa? Ayun. Mm-hmm. At ang katawang panlangit ay katulad ng katawan na nagmula sa langit. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw ng katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo. O sa Kristo na nagmula sa langit. Mga kapatid, ito gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo, ayan na, flesh and blood, kapatid na Jeriel, ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Ngunit, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Next slide pa. Oh, itong pinakahuli. Alam na natin yan. Sa isang iglap, sa isang kisap matay, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Yan ang asahan natin, mga kapatid. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Kaya papalitan ito eh. Kaya nga ang Kristo nang siya'y pinatay at siya'y binuhay, bago yung katawan niya, hindi na yung dati. Glorified body na nga eh. Di ba? O, panglupa na katawan, papalitan ng panglangit. Yun ang nangyari kay Kristo Yahusha. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad ng sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan. Ganap ng tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. At huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Yeah. Napakaganda, kapatid na Erning, ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Tayo'y nagbabasa lang. Matagal nang itinuro ni Apostol Pablo yan. May mga nangyangaral din ngayon. Pero parang nagpapanggap sila si Pablo, sila si Yahusha. Ha? Yan yung mga nangangaral eh. Nasasabihin eh, mahal na mahal namin kayo, mahal na mahal kayo ng pamamahala. Ang pamamahala ay nagsisikap. Ano katunayan? Basahin natin! Ang babasahin yung si Pablo.
Hindi naman sila si Pablo. Hindi ka naman si Pablo, pero parang pinalilitaw mong ikaw si Pablo, ikaw si Yahushua. Itong ating pag-aaral, ang nagtuturo sa atin, si Yahushua, si Pablo, at ang mga apostol, at ang mga propeta. Ano po? Kami po ng kapatid na Erning, binabasa lang namin yung itinuro na ng mga apostol, ng Panginoong Yahushua, tinuro na ng mga propeta, ha? Na ipinasulat na ng Diyos at in-inspire na niya na nakasulat sa Biblia. Kaya ang nagtuturo sa atin, walang iba kundi si Yahuwa talaga eh. Ang Diyos, yeah. Yan. Hindi ho kami ang nagtuturo ni kapatid na Erning. Kami po nagbabasa. At kayo po ay nagbabasa din, ha? Habang nakikinig doon sa binabasa namin. So, nauunawa nating mabuti. Katulad nito, hindi ito isang piraso ng talata. Ito yung mismong kabuuan ng sinabi niya, teksto ni Apostol Pablo o pahayag ni Apostol Pablo sa mga naunang Yahusiano at Yahusiana. Yan ang pahayag niya. Kung ano ang tinatagubili niya, sabi niya, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Bakit? Bago niya sabihin yung suggestion na yon, kapatid na Erling, pinakita niya kung ano ang dapat mong ika-excite kung bakit ka dapat magpakatatag. Exactly. Ayan, nakasulat. Kaya, itong pagkaalam natin ng mangyayari, kung ano ang magagawa ng katawan natin sa millennial kingdom, yung katawang maluwalhati na ipinagkaloob sa atin sa isang iglap. Alam nyo, sabi nga eh, yung sa atin isang iglap eh. Hindi ba? Totoo yun. Eh sa Panginoong Hiyos eh, nag 3 days pa eh. Yeah, natin isang iglap. Diba? Tayo isang iglap. Isipin mo kung papaanong biyaya ang ipagkakaloob sa atin. Oh, isang iglap sa isang kisap mata. O isipin mo yung twinkie, sabi nga, blink o bangay. Aba, isipin mo kung gano'ng kabilis yung pagkaka. Kaya yan, ano, kaya meron ako napapanood minsan, kapatid na Erning, eh, yung may trumpeta, tapos angat na gano'n, may nawawala yung tao, ni rapture. Yeah. Na, hindi naman yun ang rapture. Ang rapture, isang iglap eh. Isang iglap yun. Yun ay unti-unti eh. Hindi unti-unti, mawawala ka. Di ba? Yun ang mangyayari. Sa makatwid, itong ating pag-aaral ngayong gabi, mga kaibigan po namin, mga kapatid namin, mga kayahusyan namin, ano po? Ito'y inspirasyon para sampalatayanan natin ang ating kahalalan ngayon. Magpakasipag tayo sa gawaing ibinigay sa atin ng Diyos ngayon. Ang gawain yan, binigay na niya yan kay kapatid na Felix Manalo, nagpatuloy yan, at tayo yung linyang magpapatuloy. Hindi ho po pwede, mga kapatid namin, kay Yahushua, na hindi tayo magpapatuloy. Ang pagpapatuloy, itutuloy ang laban. Hindi titigil. Ang labang ito, gigibain yung mga maling aral na itinuturo ng iba't ibang relihiyon. Yan ang labanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo yung nagpapatuloy, yung napakakakaunting nalabi, gaya nga ng pinag-aralan natin nakaraan. Ito ang inspirasyon natin. Gusto niyong malaman, mga kaibigan, mga tagapakinig, mga nakikinig sa programang ito, kung ano ang kasiyangaan at kabuuan ng makaganapan. Meron tayong partial ngayon, kapatid na Erning, eh, na napag-aralan. Pero meron pang mga kabuuan yan doon na mismo para malaman mo, sabi ni Pablo, magpakatatag kayo. Huwag kayong manghihina. Saan? Sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo. Yan ang ikalalakas natin, yung pagpapakasipag. Eh. Sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Isipin niya, may gawain po tayo eh. Ayan tanong, ginagawa po ba natin? Oh. Kaya kailangan natin gawin yung gawain. Bakit? Dahil alam ninyo na hindi naman masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kapatid, napakaganda rin itong ating pinaksa ngayong gabi. Inspirational yung mga talatang yan eh. Opo. Kaya mga kapatid, ang sabi magpakatatag tayo. Kaya sinabi ni Pablo yun kasi
alam naman niya, naranasan niya ang buhay niya. Nabilanggo nga siya dahil sa pangangaral. Eh, marami tayong kapatid na mga nanindigan na pumanaw dahil sa paninindigan. Ano ho? Maging tayo, hindi natin alam ang bukas eh. Pero ano man ang mangyari, isang nasa isip natin, itong katawang panlupa, papalitan ito ng katawang katulad ng ating Panginoong Yahusha. Ang katawan niyang maluwalhati. Yun ang ating asahan po. Kaya magpakatibay po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. May nung tayo po ay nang subukin ng Diyos ang iglesia, ano ho, dinaan sa apo yan, na ang natira napakakaunting labi. Yung napakakaunting labi, ibinukod ng Diyos, hindi para ibinukod lang. Noy, may pinagagawa ang Diyos sa atin. Yes. Ano yun? Yung gawain ng Panginoon. Masamang hindi natin gawin yon. Sayang lang na tayo napabilang sa very small remnant. Kung hindi natin gagawin yung ipinagagawa ng Panginoon, eh gaano kahalaga yung ipinagagawa ng Panginoon? Abay, may kinalaman po yun sa ating pagtatamo ng maluwalhating katawan. Kaya ang sabi ni Pablo sa huling bahagi ng sentensya, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Kaya itong ating leksyon ito ay mayroon din kaugnayan ito sa leksyon ng ating gagawin sa pagsamba. Kapatid na Jeriel, opo, yung mahalagang gawain, sapagkat ang talagang numero unong layunin ng Diyos ang kanyang aral ay ipangaral sa buong sanglibutan. Ang sabi nga, ay hindi pwedeng ipangaral ang ebanghelyo. Sabi nga sa Ecclesiastes, wealth and knowledge ay talagang magkasama po yan. Diba? Kaya tayo, banggitin na natin, no, ang isa sa gawain ng Panginoon para ipalaganap ang aral niya, eh kailangan mayroon tayong pondo, mayroon tayong may pera. Kaya tayo may abuloy eh, kapatid na Jeriel. Alam niyo, kapatid na Jeriel, yan nga ang pag-uusapan natin, dahil ang isa sa oposisyon ng Diyos, ang number one oposisyon sa Diyos, eh si Satanas eh. No? Ang number one yan. Kaya yan si Satanas, matalino yan eh. Sabi nga eh, parang liyunan niyang umaatungal yan eh. Sisilaing ka niya. Pag hindi ka matalino, masisila ka eh. Kapag hindi mo alam ang nakasulat o ang mga salita ng Diyos, kayang-kaya kanyang laruin. Kaya ang Panginoong Yahusha, kapatid na Erning, ang ginamit niya panlabang kay Satanas eh, salita ng Diyos. Yung nakasulat. Ha? Hindi tayo magkakamali pagka nakasulat ang ginamit natin. Yung nababasa, hindi yung kuro-kuro, hindi yung nasa comics. Ha? Baka yung comics lang na nabasa mo, naniwala ka na. Hindi ba? Eh, yung nakasulat sa Biblia. Ha? Eh, yan, katulad yan, ang Panginoong Yahusha, bumuhay ng patay. Nakasulat yan sa Biblia. O eh, yung iba naman, naniniwala yung na di umano, nakabuhay daw ng patay, ha? Yung ating kapatid ha, na sinugo ng Diyos, eh, nakabuhay daw ng patay. Eh, saan mo nabasa? Sa Biblia ba? Hindi. Doon sa ginawa nilang kwento. O. Eh, teka muna, huwag tayong basta napapapaniwala sa ganun. Dito tayo magbatay ng ating pananampalataya sa nakasulat sa Biblia. Kaya balik po tayo ulit doon sa introduction natin kanina, kapatid na Erning. Salamat ng marami doon sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na pagka nakakausap kami, sabi niya, kailan mo kayo magbabalik loob, brother? Hindi kami magbabalik loob dyan. Kasi hindi naman kami umalis, no? Sa paglilingkod sa Diyos. At isa pa, pag sinabing nagbabalik loob sa kanila, kapatid na Erning, saan ang pagbabalik loob nila? Sa kanilang organisasyon eh. Eh hindi ito na eh. Dapat kung magbabalik loob ang tao, sa Diyos ka magbalik loob. Eh, bakit niya sa organisasyon na yan? Hindi ba? Yeah. O, ang pagbabalik loob sa Diyos, dito. Yung hindi umalis, dito ka magbalik loob. Kaya, kung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, balik loob na kayo. Oo, ang aming ano sa inyo, siyasatin nyo to. Tingnan nyo mabuti itong amin pong isineshare sa inyo. Tingnan nyo kung papasa pa yung iglesia ang sinasampalatayanan nyo. Kayo magdidesisyon, hindi ho kami. O, magdesisyon kayo. Pati yung mga ministro dyan sa Iglesia ni Cristo na nakikinig po dito sa programang ito. Magsiyasat naman kayo. Huwag kayong turo ng turo nang ipinatuturo lang sa inyo. Hindi naman nyo talaga sinampalatayanan yan eh. Yan ay pinatuturo lang sa inyo. Bibigyan ka ng leksyon, walang labis, walang kulang, itetexto mo yan. O diba? Ganyan lang naman dyan. Pero minsan may tanong ka, hindi mo mapalitan ngayon. Dahil pag pinalitan mo, oh, eh, naku, may kalalagyan. Diba? Sa makatwin, ang talagang pananampalataya, ha, ang talagang nakakaalam ng katotohanan, malaya. Malaya. May kalayaan kayo. Siyasatin ninyo
At yung sinampalataya ninyo, kung talagang yun ang tama, yun ay pangaral nyo. Hindi yung kinopya lang nung bossing nila doon sa dati. Di ba? Kinopya. O pagkatapos eh, linuro o kanya na raw. Plagiarizing pa eh. Di ba? Mm-hmm. Nako. Kaya ito pong ating programa, oh, eh kami po ay, sabi nga eh, hindi kami titigil sa pagsishare sa inyo. Ngayon, kung kayo nanonood sa programang ito, marami pong nanonood, kapatid na Erning, na iba't iba yung layunin nila. Andiyan yung naghahanap ng butas. Alam niyo po, misa meron kaming slit of the tongue, meron kaming mga maling sinabi. O eh, papunan niyo sa amin. Oo, tao po kami. Hindi naman kami. Hindi kami, tsaka hindi po scripted itong programang ito. Wala akong director. At wala rin yung nagme-makeup sa amin. Wala kaming mga lights o ano pa man. Wala kaming studio. Ano? Ito ay direkta na binabasa natin, pinag-aaralan ang nakasulat sa Biblia. Kaya kung minsan hindi tumatama sa panlasa ng ating mga takapakinig dahil iba yung pananampalatayan nyo, sa halip na magalit kayo, gawin ninyo yun ng ginawa po namin. Ano po yun? Tingnan ko nga kung tama nga yung sinabi ng taong yun. Tingnan ko nga, parang Berean. Nung makita ko, yeah. Oo nga, kapatid na Eric, tama nga yung sinabi niya. Ah, ito, tama ito. Dito tayo. Hindi ba? Exactly. Ganun lang yun. Hindi yung galit na nauuwi tuloy dun sa paninirampuri, di ba? Magsasalita ng tungkol sa personal, ay kalimutan natin yun. Kaya napakaganda ng ating ginawang pag-aaral. Ngayon, alam na ninyo, mga kaibigan, mga kapatid namin sa Kayahusya at mga tagapakinig ng programang ito, na kapag binago ang katawan natin, ha, binigay na yung katawang maluwa natin, katulad ng Kayahusya, mayroong tayong magagawa na para bagang sa pelikula lang natin nakikita. Di po ba, kapatid na Erning? Oo, totoo yun. Oo, pero matutupad yun sa atin kapag binigyan tayo ng maluwalating katawan. Kaya napakasarap po na sumunod kay Yahusha. Tama. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po yung mananalangin. Opo. Ama naming Yahuwa, maraming salamat sa katotohanan ito na aming napakinggan. Salamat sa iyong mga in-inspire na mga salita para makarating sa amin at maibahagi namin sa aming kapwa. Amen. Salamat po ng marami sa pagkakataong binigay mo sa amin. Ama, tulungan mong marami pang mga kaluluwa makapakinig ng katotohanan ito na aming nabasa sa iyong banal na kasulatan. Kung ano po ang nakasulat, yun ang aming sinasampalatayan. Hindi namin darandagan, hindi namin babawasan. Sapagkat yun ang gusto mo, Ama, naming Yahuwa, na sampalatayanan namin at ipamahagi namin sa lahat ng kinapan. Paspasan mo po ang lahat ng mga taong nilalang mo, Ama. May kanikanyang paniniwala ang tao na sana'y maituwid. Kung ito po'y mali, maituwid. Upang magkasama-sama kami, Ama, sa paraang maglilingkod sa iyo sa tamang pamamaraan, yung pamamaraan na gusto mo na gawin namin sa paglilingkod sa iyo. Amen. Masampalataya kami sa gabing ito, kasama ka namin, at sa mandako po ng mundo naroon ng mga nakikinig, babasbasan mo po ng kapayapaan ang lahat ng mga tao sa mundong ito, maging ang mga pinuno ng mga bansa, mga pinuno ng mga relihiyon, tulungan mo po makasunod sa iyong bugtong na anak. Hinihiling kami ng lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahusha Hamashiach. Amen. Ano po, kapatid Erling. Good night. Good night po. Sige, good night po to everybody.